Hindi, bababa ko yung VAT nyo ng 10%. Ano sa? Yung VAT? Bababa ko yung mga VAT nyo. Yung single, sir. Sige. Sa single, sir. From 12? Single. From 12, gawin yung 10. Ngayon, sir, yan ang propose. Maganda yun! Sir, muna saan? Sir, pitanggal niyo din yung excise tax sa langis. Wala. Eh, VAT yung ano ko eh. Ay, sige, sir. Kasi kanya-kanyang ano. Paano? Paano gamingyari? Eh, basta magic, mamaya panorin niyo. So, sir, pwede na? Atas ba yung revenue? Ikaw ba una, sir, mag-interpolate? Hindi. Sa ano, sir, ipapropose yung kasi kumamaya pa, sir. Oo, gusto siya. Para tapos na kami. Among my proposed amendments, individual amendments, is to reduce the VAT rate from 12 to 10. Anyway, yung economy natin, gumaganda. Dahil ang GDP growth rate natin, nasa mga 6.9, di ba? Yung most recent. But, here's the catch, you know, even if I will propose to reduce the VAT rate from 12 to 10, tataas pa yung incremental revenue. Ang ma-generate nasa mga 117 billion mahigit. Ano? Why? Because among ASEAN member states, yung Pilipinas ang pinakamataas yung VAT. Ano? Compare mo sa ang Thailand, 7% lang. Eh. Tapos all the others. But then, ano tayo? Swarm tayo ng exemptions. No? At saka yung mga earmarking. Tayo yung pinakamarami rin. Ang total number of exemptions natin nasa mga 143. So ang gagawin ko, ililift ko yung mga exemptions kasi ang tagal na nila nakikinabang. Yung iba, since 1992, pinakikinabangan nila yung pagiging exempt nila. So it's about time na they should give back to the Filipino people, to taxpayers. So mababawasan yung babayaran natin, 10% na lang yung VAT. VAT rate na babayaran, and yet yung incremental revenue mas tataas pa. At ang ma-generate sa amendments ko nasa mga 117 billion. So yung all 143 tax exemptions? Hindi naman. Ang tatanggalin ang matatanggal doon mga 78. So ang maiiwanan na exemptions nasa mga 65. Mataas pa rin. Kasi ang susunod sa atin, ano eh, look, ang susunod sa exemption parang nasa mga 35 lang eh. Tayo napakarami. Why? Kanya-kanya kasing mga, alam mo, congressmen, senators, may mga advocacies. Yung iba gustong paboran yung housing, yung iba gustong paboran yung cooperative, yung iba gustong paboran, kanya-kanya, no, yung power. So, makaraan yung so many special laws passed, dumami ng dumami yung exemptions. Ang nagsuffer si VAT. Ang nagsuffer in the long run tayo. Kasi ang tagal na nating 2006 pa yung ano eh, yung nagbabayta ng 12, di ba? Parang nagpasa kami noon ng 10, tinaas natin ng 12 kasi masama ang economy. Pero dapat malaki yung ating nakokolektang sa VAT, pero dumami ng dumami naman yung special laws na naipasa na ina-exempt yung napakaraming mga interest. So sir, sa papatanggal nyo yung VAT exemption sa housing, yung mga... Marami matatanggal. Ang maiiwanan lang na talagang mariretain yung exemption, raw food, agriculture, health, and education. Yeah. Initially, may mga kasamahan kayo na supportado yung move? I hope supportahan nila. Kasi may mga kasamahan ako rito na siyempre advocacy nila. Yun, may housing, may cooperative, may power. So I just hope na tingnan lang yung the bigger picture. Pero so enough to generate yung gusto. Malaking mas lalaki pa yung collection sa VAT. VAT lang ito. Marami pa rin amendments sa mga ibang aspects ng train. Pero so yung kung ano man yung magiging decision mga kasamahan mo, that will not affect your vote sa train. Let's, in case hindi nila itanggapin yung proposal mo. Well, I just hope natanggapin nila kasi pag halimbawa, yung tinanggal na 78, mabawasan ng maging 75 o 70 o 60, siyempre mababawasan yung revenue. Kasi exemption yung hinahanap eh, di ba? Yung hinahabol eh. So I just hope na masuportahan ito. And sa caucus naman, mukhang okay naman masuportahan. So, yun. Sir, do you think Senator Recto na siya nag-approve ng 12% VAT? Nag-uusap kami. Most welcome sa kanya. No? And pati si Senator Angara, sabi niya, wala naman siya nakikita ng problema. And sabi ko nga sa kanya, ito, political ano na ito. No? Tatakbo siya ng 2019. Ikaw ang chairman ng Ways and Means. You can just imagine sa iyo magkikredit yung reduction from 12 to 10. Sigurado panalo ka.
Del Ciral Precto, dyan naman natalo from 10 to 12, di ba? Oh, yun. Hindi naman ganun ang reason, pero nakita niya rin yung wisdom. Kasi, look, ang premise ko kasi, ang projected nominal GDP natin, yung gross domestic product, hindi nakapactor in yung inflation, nasa mga 17.7. Assuming na 17 trillion ang nominal GDP for 2018, sa 10% lang, huwag na yung 12, magkano yun? 1.7 trillion, hindi ba? Pero bakit dumagustos ng dumagustos at naubos na naubos yung collection ng VAT? Because of the exemptions na napakarami nga, 143. Parang pagsamahin mo yung ilang countries sa ASEAN, mas marami pa rin tayo exemptions eh. Dahil nga, because of not necessarily selfish interest, but I would like to call it advocacies, no? Ng iba't ibang legislators. Meron nga sa House na specific pa nga yung provision na yung sa amendment, iskwelahan niya eh. In-exempt sa, may mga ganon, no? I won't mention any names anymore. Pero ito yung nag-erode. Ito yung nagkokos ng erection. Ang erection. Erosion. Nagkokos ng... Sir, cut. Nagkokos ng erosion. At saka ng leakage. Ikaw kasi, mas matikin mo sa akin eh. Hindi, i-re-repeal nga yung mga special laws eh. Effectively, mare-repeal. Kasi sa special laws, nalagay yung mga exemptions. So hindi na kailangan separate measure? Hindi na, dito na yan. Amendment na lang sa... amendment na. Dapat pinupost mo earlier yan, sir. Sa amendment na lang. Hindi, ito, ang premise nito, kasi the very first time na nagkaroon kami ng preliminary briefing kay Sunny Dominguez, Secretary Dominguez, along with Yusek Karchua, who's the one in charge, ano? Siya yung Office of Primary Responsibility. Tinaykap ko nagat sa kanya, I posited the idea na, yun nga, at the time, I still remember, 1 or 14 trillion yung nominal GDP. So, ako yung nagposit ng idea kay Secretary Dominguez. Sabi ko, look, assuming, for the sake of discussion, na walang exemption maski isa, 14 trillion nominal GDP. Pag sinabing GDP, ito yung goods and services, eh, di ba? Ano bang dinabat natin, di ba, yung goods and services? So, kung 14 trillion yung ating nominal GDP, I think this was in 2016. And gawin natin 10% yung VAT. Right off, hindi na kayo magpapasapa ng ibang provisions sa trade. Sa VAT na lang, may 1.4 trillion. And sabi niya, that's exactly the direction that we're taking. Na tayo nga yung pinakamataas yung pinakamaraming exemptions. 143, imagine. Ang tinatawad ko lang naman, tanggalin yung 78. At marami doon sa 78 na yon, ang tagal na nila na look, ang like what, sir, doon, like 78? Purchase of equipment and vehicles. Pang startup yun eh. Kung nag-start ka ng negosyo mo 1998 or 1992, okay na dapat. Siguro naman na-enjoy mo na yung tax holiday mo, di ba? So, na-bring up nyo sa mga economic managers yung proposal mo? Yes, yes. Open sila doon? Well, basta't ang importante naman, we do the numbers in coordination with them, ano? And pati sa STSRO dito sa Senate, we consulted them. Kasi sila naman yung primary advisory body ng Ways and Means Committee. So ito, collective effort ng DOF, ng SSRO, at saka kinordin ko na rin sa mga kasama. So yung exemption, sir, na-cancel out tuloy yung ano, yung whatever. Siyempre, na VAT. Oo. Because of dapat the exemptions. Dapat ang laki ng VAT. Sabi ko nga, dapat ang na-generate natin or yung projected na budget generate natin, 1.7 trillion pesos. Imagine, kalahati na ng budget na a year. Kung walang exemptions. Naubos ng naubos because of the exemptions. Ilang years na ba yung VAT na 12%? 10 years na ba? Hindi. 2006 yan eh. Di ba binigyan namin ng authority si GMA noon na pwede mong erase yan? 2017. As hindi, yung iba, nakikinabang sila ng VAT free maski hindi pa nung 10%. Nakikinabang na sila for the longest time. Ang pinakamatagal dito, nakita ko, 1992 eh. Yung iba naman, hindi lang special laws. Yung iba, mismo sa tax code, sa national or yung internal revenue code. Ano? Yun, binawasan din namin yun. Something like 14. Ano. So tapos halos yung mga personal advocacies yung exemptions? Maraming ganon. Pag nagpapasa ng bill, nagpapasa ng batas dito, siyempre advocacy nila, kinakaragahan ng proviso, ng provision na exempt sa VAT.
Pero sir, in case na ma-approve yung gusto nyo, yun yung malaking dapat i-reconcile pagdating sa BICAM dahil ang house hindi naman binabasa to sa isang is another battlefield, no? Uh-huh. Yung BICAM. Uh-huh. Pero anyway, nangyayon tayo ng suporta kasi after all, ang apektado dito, halos lahat tayo because consumer stocks ito eh. Yeah, so, basta bumili ka, basta either goods or services, batable eh. Na 12%. 12%. O ngayon, 10% ka lang, kuma-approve to. So lahat tayo makikinabang. Maki-cancel out nila yung tax exemptions, yung income tax. Ah, hindi. Ibang ano yun, ibang aspeto yun. Income tax, di ba may proposal kung, na itaas yung exemption, di ba? To 250,000. Iba yun. Nag-focus lang ako sa VAT eh. Kasi ito yung pinakamalang impact sa revenue generation. Sir, supportado namin. Oh, supportahan nyo. Para mawala yung erosion. Sir, baka dahil dyan, kahit hindi ka kandidato, ibang focus sa 2,000. Okay na ako na. Sige, mag-aaral pa ako. Sir, sir, yung nangyari ka pala. Kunwari nangyari, iba pala. Sir, sa BGC, sir, kailan yun? Anong year yun? 2020. Doon tayo. Gagawin ko kayo, paggagawin ko yun ng napakagandang PIMRO doon. At saka copy, tsaka copyhan. Tapos pag negative ang sulat na mawawala ka ng typical mo, parang gano'n. High-tech, eject. Anong trophy? Kaya yung bidding? May infrastructure doon. Ah, okay. So may plano na, sir? May plano ka na? 2019, hindi kami. Talaga nakaplano sa DPWH at saka sa DOTR. Mauna pa yung infra doon, yung widening ng road, tapos yung Grand Boulevard, pati yung connector from SLEX and Skyway. Tapos kasama na yung houser doon. Oo, tama. Wala naman magiging exclusive na daan para sa mga tapos? Ah, wala. Pero ngayon ko lang naisip, makahingi siguro ng donation ng mga buses para, di ba, pang ferry doon, di ba, pang Seattle. Early naman. Okay, sige, thank you. Sir, world-class yung pakatayo niya na? Ah, iconic, world-class. Kasi yung gagawin namin dyan, mag-ano kami ng international competition. We will follow the pattern ng ginawa ng Supreme Court. Sila nagpa-international competition. Yung BCDA, iconic tower yung ginawa nila sa BCDA office, headquarters nila. Foreigner yung nanalo, pero napakaganda. So, mas maganda yung merong competition involving not only local talents, pero of course, medyo lamang yung local talent because of, you know, sentimental reasons. Ano? Pero mas maganda talaga yung may sariling identity. Kaya pinakita ko kahapon sa mga slides, di ba, yung Hungarian Parliament, Westminster, Capitol, US Capitol Building, yung mga ganon. Dapat meron din tayo sariling identity. Parang something like mukhang bahay kubo pero iconic, di ba? So, magkano na tabo din na gastos ng tayo? Depende sa design ng building. Pero basically, yung nasa estimate nyo, yun pa rin. Kasi yung BGC, yung BGC 1.8 billion na yun eh. Oh. Dahil 90,000 per square at 2 hectares, 1.8. Pero ang presyo na ngayon doon, ano eh? Wala nang bababa sa 600,000 eh. Sir, kaya, ano. Sir, kasi na in-approve yung motion kasi ni Gordon, wala specific eh, basta BGC or what, pero as to, ah, hindi, kasi hindi mo pa ma-determine yung exact amount eh. Yung cost lang ng real estate ang pwede, pero yung cost ng construction, mahirap yan yun. But nag-propose ako ng amendment sa budget. Naglaan na kami ng 1.5 billion pesos initial. Kasi multi-year naman yan eh. So kung magkano pa yung kailangan, siguro sa 2019, pwedeng punan pa yun. So kaya nagsisimulan yung bidding or competition? Competition muna ng design. No? Okay, siguro, as soon as possible, the moment we fix the documentation, ano? Maayos namin yung documentation, yun, tuloy-tuloy na yun. Construction third quarter of 2018. Finish. Start ng construction. Matatapos 2020, third quarter. So doon na tayo magpapasok, sir, na December. Oo, doon na. Doon na sa ano. Gagawa tayo ng isang mall doon. Dende, pero. Okay. Okay na. Mag-aaral muna ako. Doon muna kayo. Sir, paingin naman ha, yung tax exemption. Marami. Dami. Yun lang, yun ang gist. I-mention ko pa mamaya. Oh. Anong oras kaya? Ewan ko. Baka buti ng gabi, pero ano. Para masulat na namin. Ayan, yun ang gist. Yun ang gist. Oh, yun. Paingin mo sa